Kimchi. At ang video natin ito, so mag-a-update lang po ako. So, i-update ko lang kay... Hello, kamusta mga kasuki? Magandang araw po sa inyong lahat. So, i-update. Hello, kamusta mga kasuki? So, update ko lang po kayo, no? Dahil alam niyo naman, tayo ay nagpapatingin kay Dr. Tan. So, nag-start ako magpatingin noong November 17. So, ayan. So, magdadalawang buwan na tayo na nagpapagamot kay Dr. Tan. At, so, yun. Bibigyan ko kayo ng update. So, ayan. Nakikita niyo ba? So, kung mapapansin niyo, no? Yung, may mga natatanggap kasi akong chat, no? So, thank you nga pala sa mga nag-chat sa akin. So, kinakamusta nila kung kamusta na raw, no? Kung okay na raw ba? May pagbabago raw ba sa mga... iniinom ko na gamot galing kay Dr. Tan dahil nga gusto rin nilang magpatingin kay Dr. Tan. So, good news, no, sa mga gustong malaman, no, good news po dahil ang laki na po ng pagbabago simula nung ako po ay uminom ng mga halamang gamot ni Dr. Tan. So, eto po yung latest ko na tsaa na iniinom. So, ayan po siya. Ayan, so, i-close up look natin. Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, kung mapapansin mo, no, mga mamaya bilangin natin kung anong kung ilang klase yung laman nitong plastic, no. So again, sa isang supot, no, dalawang gamitan ko ito, umaga ang inom at gabi ang inom. So ayan na nga, update ko muna kayo, no. So kung mapapansin nyo, ayan, dati-rati ay isang buo siya na, alam mo yun, yung maga siya ng isang buo. So bago ako magpunta kay Dr. Tan, maga siya ng isang buong ganon. So ngayon, napansin ko, at hindi lang naman ako yung nakapansin, no, may yung mga kasama ko sa trabaho, yun ang mga talagang nakapansin na may pagbabago na nga sa aking leeg. So thankful po, sobrang-sobrang thankful talaga dahil nga yun, halamang gamot na galing kay Dr. Tan ang makakapagbago, no, sa itsura ng aking leeg. So ayan po, ayan. So kung mapapansin nyo po, no, parang hindi na siya isang buo, no. Kung mapapansin nyo, parang unti-unti, parang nababawasan yung maga dito. Ayan. So meron na siyang parang hukay, no. Dati-rati kasi, no, isang buo yan na malaki. Yan, isang buo. Pero ito, mapapansin nyo, parang may lalim na siya dito. So, unti-unti, no, close up natin. So, parang unti-unti ay parang, yan. So, parang nagkakahukay siya dito. Parang lumalambot na yun sa may part na banda dito. So, parang natutunaw siya, unti-unti, no. Hindi na siya yung isang buo na ganon. So, dati-rati kasi, no, katulad nito, yan. So, ayan, mapapansin nyo, isang buo yan. Yan, isang buong ganon. Yan, pansin nyo po ba? So, dito sa kabila, kung mapapansin nyo, ayan. So, meron pa siya dito, pero pagdating dito, parang meron na siyang, may lalim na siya ng konti dito. So, dati-rati, isang buo siyang ganon. So, dito, ayan, kapansin-pansin na, meron na siyang lalim. So, ayan. So, sa dalawang buwan, nakita ko po na may pagbabago na. So, kung mapapansin nyo, hindi na po pantay yung aking leeg, no. Mas malaki na yung part dito. Ito ay medyo lumiliit na yung sa may kabila. Kasi dati po, no, isang buo yan, malaki, isang buo. No? So, ayun. Masaya po ako dahil sa loob ng dalawang buwan, no, eh nakita ko na ang laki ng pagbabago. So talagang ang laki ng improvement, no, sa pag-inom ko lang po ng tsaa na galing kay Dr. Tan. So gaya nga po nito, no. Ayan. So ito po yung aking iniinom na tsaa. Ayan. So ang pag-inom po nito, again, no, ilalagaan niyo po ito ng dalawang beses po ang gamitan nito. So, ilalagay niyo po ito sa lagaan, no? Ilalagay niyo po ng dalawang baso at kalahati na tubig. Yan. Tapos, pakukuluan niyo po. So, yung pakulo niyo po, wag naman yung masyadong malakas ang apoy. Yung tamang apoy lang. So, pakukuluin niyo lang po siya ng pakukuluin hanggang sa matirahan na lang po kayo ng isang basong tsaa. Ang tanong, nakita niyo ba yung tsura ko? Ang tanong, kamusta naman po ang lasa ng tsaa? So, eto nga po yun, no? Sa totoo lang, syempre, no, nasanay tayo na umiinom tayo ng gamot, no, walang lasa, ganyan. Unless na lang na yung gamot ay madikit sa ating dila. So, alam niyo naman, di ba, kapag nilulusaw natin yung gamot, pag naabutan siya ng pagbasa sa ating dila, eh, mapakla. So, ganun din po, itong tsaa ni Dr. Tan. So, yung lasa po ng tsaa ni Dr. Tan, pabago-bago po siya ng lasa, depende po sa binibigay na reseta sa inyo. So, sa akin po, sa kaso ko, bilang ang ginagamot po sa akin ni Dr. Tan ay goiter. So, napapansin ko po na pabago-bago or paiba-iba, no, weekly, naiiba po yung laman nitong aking tsaa. So,
May nababago, merong naaalis, tapos merong bago, pero yung karamihan retain, no? So total, no? Total hindi naman talaga iba-iba. Nangyayari lang, napapansin ko may nadadagdag, may natatanggal, ganun. So mapapansin niyo po 'yan kapag kayo ay nagpapagamot na kay Dr. Tan na hindi laging ganun yung ibibigay sa inyo, no? So yun nga po yun, no, tatandaan natin kapag tayo po ay magpapagamot kay Dr. Tan, napakahalaga po na bumalik tayo sa tamang araw. Kasi para po sa mga bago, no? So makinig po tayong lahat, no? So sana po nakikinig kayo, no, sa lahat po ng gustong magpatingin kay Dr. Tan. Ayan, so ganito po ang proseso. So sasabihin ko na rin po yung proseso na sa video ko to. Kapag first time po kayo na pupunta kay Dr. Tan, unang-una nyo pong gagawin ay hanapin nyo po ang listahan, dahil kailangan po ang listahan, isulat nyo po doon yung inyong pangalan, dahil kakailanganin po ito kapag nagtawag na po. No, kapag natawag na ang inyong pangalan, babasahin dun sa listahan, no? Katunayan na kayo ay nahandoon sa pila. So yung listahan po na yon ay pila para kayo po ay mabigyan ng number. So ang number po kay Dr. Tan ay 1 to 30 lang. So number 1 to 30 lang ang number. So kapag natapos na yung 30 na yon, uulit-ulit ng another cycle. So kaya mahalaga po na nahandoon kayo sa listahan. So siguruhin niyo po na pagpunta niyo roon kayo ay nakalista. At siguruhin nyo rin po na hindi kayo aalis. No, dahil nangyari na rin po sa akin yan, no? Pagdating ko roon ng maaga, as in 9 o'clock nandun ako kasi Sunday po ako nagpunta. So ang schedule po ni Dr. Tan kapag Sunday ay 8 a.m. to 2 p.m. So alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So alas 9 ng umaga nandun na po ako at sobrang daming tao po talaga. As in, alam niyo po yung talagang crowded na crowded talaga yung pasilyo, no? Tapos may isang kwarto pa ron na punong-puno talaga ng tao. So ang ginawa ko po, naglista ako at nasa pang 7 pages na po ako. So nasa 7 pages na po ako. So iniisip ko matagal-tagal pa yon dahil nasa pangalawang pages pa lang yung nakasalang. So iniisip ko noon na pag nagkataon, matagal-tagal pa yung aking ilalagi. So ang ginawa ko, lumabas muna ako, tapos pagbalik ko, ayan na. So iniisip ko mga ilang oras pa ako maghihintay. Pero mali pala yung ginawa ko. Kasi pagbalik ko po, no, nagpanibagong lista na naman ako. Dahil nung time po na nagtawag ng pangalan, yung pong mga nasa listahan, nag-alisan din pala. No, nainip din pala sila. Kaya ang nangyari, nung tinawag na sila, nag-skip, no, lumipat na sa ibang pages at ayun ang nangyari. So pagbalik ko, another lista na naman ako. So ayan ang nangyari sa akin. Kaya siguruhin niyo po na kapag kayo ay nagpalista, huwag po kayong aalis doon mismo sa loob. Magtiyaga po kayo na intayin, natawagin ang inyong pangalan para magkaroon kayo ng number. So ayan po, no, tandaan po natin yan. Tapos kapag po nahandoon na kayo, tinawag na po yung number nyo, papasok na kayo sa loob. Mahalaga po na patayin po natin ang ating cellphone. So number one rule po yan kapag kayo ay nahandoon, bawal ang bukas na cellphone. So tapos itago nyo po yung cellphone nyo sa loob ng bag nyo. Plus, habang hawak nyo po yung number nyo, ilabas nyo na po yung pambayad. Ang bayad po ay 400 pesos. Check up po yan, no? 400 pesos. Ilabas nyo na po yan kasama ng inyong number kung bago pa lang po kayo, no? Tapos, kapag kayo naman po ay nakasalang na, no? Check upin na kayo. Number one nyo pong gagawin, no? Pag upo nyo po sa harapan niya, tanggalin nyo po ang inyong relo. So, tanggalin nyo po ang inyong relo kung kayo ay nakasalang na sa harapan ni Dr. Tan. Tanggalin nyo po ito kasi kayo po ay pupulsuhan. So, tanggalin nyo po yan, no, para kayo po ay mapulsuhan ng maigi ni Dr. Tan. So, dalawa po yan, no, gaganyan nyo po. Yan, gaganyan po kayo kay Dr. Tan kasi pupulsuhan niya po kayo, dalawa. Yan, so, kabilaan po ang pagpulso ni Dr. Tan. After po niya, pag nakita nyo nga hawakan na yung flashlight, no, pag ganyan, so, ibukan nyo na po agad yung inyong bibig at ilabas ang inyong dila. Dahil check upin din po ni Dr. Tan yung inyong dila. Tapos, may mga pagkakataon din na hinahawakan nila yung ating leeg, no? So, depende naman po yan. Kapag may naramdaman po sila sa pulso natin, nire-recommend din po na hawakan yung leeg. So, sa akin po, ganun ang nangyari, no? So, kahit hindi nahawakan, dahil kita-kita naman dati, no? Nung una akong nagpunta ron. So, check ko nga kung meron akong picture dati, no? Pero makikita nyo naman yan, no? Sa mga video. So, kaya nga sobrang focus ako ngayon, no? So, dati kasi malalayo ako sa mga video na kaganyan kasi nahihiya ako sa totoo lang, no, na baka may makapansin na ako ay may goiter, ganyan-ganyan. So, ngayon, so proud na ako na maging close up, no? So, close up na ako ngayon kasi nga gusto ko ipakita sa inyo na, ayan, so may pagbabago na po sa aking leeg. So, may mga nakapanood po sa aking video na kinakamusta. Kamusta,
meron ka bang bagong update, ayan, tungkol kay Dr. Tan, ganyan. So, may pagbabago na ba simula nung ikaw ay nagpunta ron, ganyan. So, ayun, kaya naisipan ko na gawin ang videong ito dahil, no, may mga nagtatanong pa rin about kay Dr. Tan, no, yung mga first time na nakakapanood ng aking video about kay Dr. Tan. So, thankful naman po ako, no, na na-appreciate po nila yung mga ganitong video. So, sa totoo lang po, no, kapag pakiramdam nyo po, no, kasi sa totoo lang, may mga pagkakataon po kasi na parang sa mga Western doctor, no? Sa mga Western doctor po, may mga pagkakataon na opera agad yung sinasabi nila, no? So, gaya nga po ng kaso ko, no? Nagdaan ako sa gamot na 25 mg, 50 mg, 100 mg, no? May mga ganung level po ng pag-inom ko ng gamot at hindi po siya umepekto sa akin. So, ayun nga po, no? Dumating nga po sa punto na sinabi nga po sa akin na sayang lang daw po yung gamot na iniinom ko, no? Yun po ang sabi ng doktor sa akin na hindi na raw daw po kakayanin na paliitin pa yung bukol sa aking leeg, no? Kaya ang sabi po sa akin wag na raw po ako uminom ng gamot. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang, sinabi po talaga sa akin yun, no? Yung ibibili ko raw po ng gamot, no? Para sa pagpapaliit ng aking goiter, ipunin ko na lang daw po para ipang-opera ko. So, bilang pasyente, no, napakasakit na marinig yun, no? Siyempre, hindi pa naman tayo handa sa mga ganon ng mga operasyon. So, nung narinig ko yun, parang wala na bang pag-asa na maano yun, na parang lumiit pa, hindi na ba kaya ng mga gamot, ganon. So, parang nung narinig ko yun, alam niyo yun, yung pakiramdam na parang wala nang pag-asa, parang ganon. Yung parang doktor na talaga yung nagsabi, no? Kaya parang simula nun, parang hindi na talaga ako nagpa-check up. No, hindi na ako nagpa-check up sa Western doctor kasi nga parang pinanghinaan na ako ng loob, no? So, hindi na ako umiinom ng gamot. Ayan, kasi nga sabi, hindi na raw kakayanin, no? Kaya ang nangyari po, no, tumagal ng taon na ako ay hindi umiinom ng gamot, no? Kaya parang lumaki na nang lumaki yung bukol sa aking leeg, no? Kasi syempre, no, hindi naman porke sinabi ng doktor na magpa-opera ka, matik, magpa-opera ka. Syempre, hindi po yung ganun. Napakamahal po ang operasyon, no? Syempre, hindi naman basta operasyon. Siyempre, pagka-operasyon yan, no, mag-stay ka sa bahay, ganyan. So, sa totoo lang, no, takot ako sa gastos, plus takot din ako sa operasyon. So, yun po yung nangyari. Kaya po, lumaki ng lumaki yung bukol sa aking leeg. No, dahil nga po, yun, nagkwento pa, no. So, kung pakiramdam mo, katulad kita, no, na parang napanghinaan na ng loob, no, sinabi sa'yo ng doktor na ganito, ganyan, no, hindi na kaya, ganun. So, guys, ako na yung nagsasabi po sa inyo, no, kung meron po kayong mga sakit na sa palagay nyo po, parang pinanghihinaan na kayo ng loob. So, subukan nyo lang naman po na magpatingin kay Dr. Tan, no. So, subukan nyo lang po. Wala pong mawawala kung kayo po ay susubok, no, sa mga herbal medicine. So, ito po yung mga example ng kanyang herbal medicine, no. Yung kanya pong herbal medicine ay depende po sa inyong sakit at linggo-linggo po, no, or every unang punta nyo po 3 days, next is 5 days, at sa mga susunod, no, depende po sa reaksyon, no, ng gamot sa inyong katawan. Thankful din po ako, no, na nung una 3 days, no, after 3 days, 5 days, at first time ko nga po ngayon, no, na 7 days na po, after 7 days, babalik ako. So, ayun nga po, no, so first time na nung Sunday, first time ko po na maresetahan ng pang 7 days. So, ibig sabihin noon, pag pang 7 days na yung nare-reseta sa inyong gamot, ibig sabihin po noon, no, gumaganda na. No, gumaganda na yung takbo ng inyong sakit, no. Ibig sabihin, malaki na ang improvement, no. Kasi kung 3 days, 5 days, ibig sabihin po noon, parang may mga adjustment period pa, no. Or hindi pa tugma yung gamot na naibibigay sa inyo. So, parang hindi pa siya nagre-react sa katawan nyo. Yun po yung feeling ko, no? So, dahil 7 days na po yung naireseta sa atin. So, ibig sabihin po noon, no? May improvement na po, no? Sa ating sakit. So, kitang-kita ko naman at marami naman po ang nakapansin na, yun nga po, na may pagbabago na sa aking leeg, no? At, ayun. So, ayun lang po, guys, no? Kung nagustuhan nyo po yung ating video or yung aking update, no? Sa aking pagpapagamot kay Dr. Tan. So, make sure lang po na kayo ay nakasubscribe sa ating channel, no? At i-hit nyo po yung ating notification bell para updated ka sa mga susunod nating video, dahil ang next video natin ay magkano ba, no, ang mga gamot kay Dr. Tan. So, isa yan sa mga topic na pag-uusapan natin next video, at make sure na ikaw ay nakasubscribe sa ating channel. So, ayan lang, guys. Ay, yung nga pala, papakita ko pala sa inyo. Nakita nyo ba yung ating background? Ayan, so
nung January, no, nung bumalik ako kay Dr. Dan, nung January, first Sunday ng January, no. So, ayan guys, ayan, meron tayong libre kalendaryo. Pakita ko sa inyo, wait lang. So, ayan. Flex ko lang sa inyo, ayan, yung ating libreng kalendaryo. Ayan. So, ito po ay, ang nagpapamigay po nito ay yung si Tsingtai Chinese Drugstore. So, dito po bibilhin yung resetang gamot ni Dr. Tan. Ayan. So, dito po sa Tsingtai Chinese Drugstore. Ayan. So, pag naresetahan po kayo ng gamot ni Dr. Tan, dito nyo po yan bibilhin. Ayan. So, nung January nga po, no? Nung bumalik tayo nung January, ay nabigyan po tayo dito. So, thank you again kay Tsingtai Chinese Drugstore. Nagkaroon tayo ng libreng kalendaryo. So, wala lang, no? Siyempre, no, pagka-libre, sino ba namang hindi matutuwa, no, pagka may mga libreng natatanggap. So, nakakatuwa lang dahil hindi na natin kailangan bumili ng kalendaryo dahil, ayan, may libre na tayong kalendaryo. So, ayan lang, guys. Again, thank you po sa lahat ng mga sumuporta sa ating channel, no? Again, no, libre lang po ang pag-subscribe sa ating channel, no? So, make sure po na tayo ay nakasubscribe, no? Kapag nakakapanood po kayo ng ating video, no? So, subscribe po kayo guys. Ayan, libre lang po ang pag-subscribe. At make sure na i-hit po yung ating notification bell para lagi kayo updated nyo sa ating video. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, kung may mga kakilala po kayo na may mga karamdaman, no, at gusto pong magpatingin, no, or gusto pong sumubok ng mga herbal medicine, i-like and share lang po ang ating video, no, para makarating po sa kanila yung mga information about kay Dr. Tan. So, ayan lang po guys. Bye!